Hello everyone and welcome back to Aftermath TV. So we are now back in the world of pixels. And kamusta na ba ang pixels Aftermath TV? Ano na naman yung mga nababalitaan namin na less pixels na naman, no? Nagbawas na nga sila ng pixels sa taskboard. Nagbawas na nga sila ng pixel kung san-san man. At bali-balita Aftermath TV, mainit-init pa, magbabawas na naman daw ng pixels. So hindi natin alam kung hanggang kailan, no, magbabawas ng pixels. Mapa VIP o hindi, mukhang hindi na nga nagmamatter. Kasi nga ang sabi nila, magbabawas daw ng pixels. So if you're interested kung paano ba, no, magbabawas ng pixels na naman ang pixels online or ang developers, and then this is the video for you. So make sure, no, to subscribe to Aftermath TV, make sure to pump the like, and make sure to, of course, no, follow me on my Facebook page. Yung link ng Facebook page niya Aftermath TV nasa description ng video na to. Okay, so ano ba yung sinasabi mo na naman Aftermath TV, no? Bumibira ka na naman ng less pixels, no? So ano naman yan, no? So actually guys, totoo yan, no? And itong less pixels na to, it will be applicable dun sa sinasabi daw nila ng mga extractors, no? So ano ba yun, Aftermath TV? Ano ba yung mga extractors na sinasabi mo? So yung extractors daw, sila daw yung pump delector back tapos benta ng pixels pag nakakuha nga. So ibig sabihin lang naman nun mga kapatid is that for example, nag-grind ka ng pixels, no? So nakakakuha ka ng pixels in-game, and then benta ka lang ng benta, ng benta, ng benta. So isa ka daw extractor pag ganun, no? So hindi natin alam kung bakit may mga ganung issues or comments na nowadays. Samantalang dati, ang sinasabi nila overall ay they're willing of course to give out pixels to the active players, to the VIP players. Pero ngayon nga ay nangyayari, parang hindi na nga ganun, no? So parang nag-iiba yung direction ni pixels ngayon. Well again guys, wala naman tayong magagawa if that's the one way, no, to help, no, the economy as a whole, no, para hindi naman masyado siguro talagang mapigampiga ang pixels, no? Kasi nga, let's face it, number one na problem talaga right now with pixel token is less talaga yung utility niya. And I would say, ang ganda talaga ng pixels before, but right now, medyo nagkakaroon nga sila ng mga challenges pagdating sa utility ng pixel token. And we thought na chapter 2 will address it, pero it seems as of now, wala pa, no? Hindi pa talaga ganun kaganda yung mga burning mechanisms nila dito. Although they had this guild war recently, I'm not sure if for you kung successful, kasi for Aftermath TV hindi siya ganun ka-successful. Hindi talaga nag-participate lahat. And when I said na hindi nag-participate lahat, kasi nga syempre alam naman natin na hindi rin ganun karami talaga yung nag-burn ng pixel tokens, okay? So baka mamaya sabihin nyo kung ano naman yung pinagsasabi ni Aftermath TV. So punta tayo sa main account ni Mr. Luke Barwikowski, yung founder ng Pixels, about dito nga sa topic na to. And ano ba yung sinabi niya, kaya nga naging mainit na naman yung topic about sa less pixel tokens na naman. So let's go. Okay everyone, so ito na nga yung post ni Mr. Luke Barwikowski, at pinost nga niya to last August 8, 2024, at may oras pa nga dyan, 6:56 AM sa bansa natin. So ano ba sabi dito ni Mr. Luke Barwikowski? The future of play to earn lies in smart token distribution. So hindi na alam ni Aftermath TV ano ibig sabihin na smart token distribution. Hindi na nga maintindihan kasi nga paiba-iba ang nagiging direksyon ng project right now. Probably because marami nga nagbebenta ng pixel token, and probably because of the condition of the market, baka nagko-contribute yun for them to see things, no, on a different perspective. So sabi nga niya dito, soon, maybe next week nga daw, we will try out a data-driven approach na naman. So trial and error tayo non-stop, no? So hindi natin alam kailan titigil to, pero which should be a massive unlock nga daw. So ano ba yun, no? Sabi niya dito, the goal will be to give less tokens, mga kapatid, kitang-kita nyo yan, less tokens to extractors. So ito ang question, Aftermath TV, ano ba ako? Makukonsider mo ba akong extractor or hindi ako extractor? So hindi natin masasagot yan, mga kapatid. Ikaw sa sarili mo lang makakasagot kung extractor ka o hindi. Pero si Aftermath TV, I would say less na nga yung playtime natin sa pixels. I would say siguro hindi na ako extractor in the past 3 weeks kasi nga hindi na rin tayo nagwi-withdraw ng pixel token. Kung makikita niyo yung video natin, halos hindi na nga rin nadadagdagan yung pixel natin. So wala na rin tayong i-extract, no? So more tokens to the players who hold and use them. Okay, yun yung medyo mabigat, no? So ano yung guarantee ni Mr. Luke Barwikowski kung mamimigay siya dun sa mga who hold and use them ng mas marami
Diba? I mean, ang question din is that ano yung guarantee mo, no? Na let's say dadating yung time na marami na siyang nahuhold, probably libu-libong pixel tokens. Ano yung guarantee mo or assurance mo na hindi niya ibebenta rin yun, di ba? Nagagamitin niya lahat yun in-game. Yun yung pinaka-challenging talaga na part. So, hindi natin alam if how are they going to implement this, kasi marami ang tatamaan na naman dito. Kasi ang mabigat kasi dito, parang lumalabas ngayon, kahit naka-VIP ka, kung benta ka ng benta or kung extractor ka, no? It seems affected ka dito. Potentially. Kasi sabi nga niya, the goal would be to give less tokens, no, to extractor. So again, wala naman siya sinabi dito na pag VIP ka, immune ka, hindi, no? So medyo mabigat yung binitawan niya ng salita na to. And unfortunately, ito yung sinasabi ko kanina na okay naman sana na magbitaw ng ganitong statement or tweet kung marami rin namang magandang utility ang pixel token. Kasi one problem with pixel token, mga kapatid, is that many months na tayo naglalaro ng pixel, ay unfortunately nga, wala pang super duper fun, no, na paggagamitan ng pixel token. Kung meron siyang feature sa game na paggagamitan mo ng pixel token na mag-i-enjoy ka talaga or mahihikayat talagang gumamit ang people ng pixel token, then better yun. Unfortunately nga kasi ngayon, isang problem yun, wala talaga, no. As in, like sa Aftermath TV, wala akong nakikitang reason for me to use the pixel token. And now, kung babawasan mo pa, and then, well, hindi ko na talaga alam. Okay, hindi ko na alam if kasi syempre, ang number one question dyan, ang people, mag-VIP pa ba kami? So definitely, mababawasan din on their end. Kasi syempre, kung less yung mag-VIP, syempre, affected din yung kanilang profitability as a developer or as an organization. So ngayon, ang challenge dito is that, yun na nga, kung for example, mas mamimigay ka ng maraming token sa mga nag-hold at gumagamit, ano nga yung guarantee mo na pag marami na, hindi nila ibebenta yon? Which is again, dadating naman ang time, lahat tayo may pangangailangan din, so kahit pa nag-hold tayo na matagal, eventually you need to take profit din, di ba? Kaya ka nga nandito, kaya ka nga nagtitrade, di ba? Unless of course nandito ka just to have fun, pero siguro kung may mga tao man na naglalaro ng pixels online just to have fun, well, hindi sila yung majority ng population, definitely, kasi kaya nga nila ginagawa to, kasi nga mas marami ang nag-e-extract. Okay, so ano ba ang final thoughts ni Aftermath TV dito? Once again guys, hindi ko alam if you will still continue to play if wala talaga totally nakukuha ang pixel token, or kung may nakukuha ka man sobrang minimal, hindi ko talaga alam. Ikaw makakasagot nun. Pero like ako guys, sinabi ko naman sa inyo, hindi ako masyado nakapag full time na sa pixels due to naglaro nga tayo ng play to airdrop ng Wild Forest. That's number one. And number two, we have Lumiterra, which again, I'll publish some contents about it. Well, actually more contents about it in the upcoming days. And dahil nga wala namang something interesting ngayon dito kay Pixels, medyo hindi rin tayo makabalik. And ito na nga, kung lalo pa nilang babawasan yung tokens, then siguro, ang personal take ko dito, then might as well focus na lang on projects na kahit wala nakukuhan token like sa Wild Forest, nag-enjoy ako, diba? Ganun na lang siya, wala tayong magagawa, so that will be my direction. Pero I'm not saying naman I'll stop playing, no, definitely we're still playing Pixels. We are creating contents about Pixels, and we're also bringing you updates or news about Pixels. So make sure, no, to subscribe to Aftermath TV for more Pixel contents. So let me hear your thoughts, mga kapatid, no. Make sure to leave a comment. I want to know ano ba tingin nyo dito sa tweet ni Mr. Luke Barwikowski, and ano ba nakikita nyo sa Pixels going forward. Ano yung sa tingin nyo na potentially na mangyayari sa project in the near future kung ganito at pabawas ng pabawas. And wala nga tayong any magandang utility nga ngayon to the Pixel token, okay? So don't forget to pump the like. Make sure to also follow me on my Facebook page. Maraming salamat po. I'll see you on the next video. Bye-bye.